guys, welcome to my vlog. This is Miss Isole signing in. Our vlog today is all about book review. This book is my fourth book from the selection series of Miss Caracas. This is her volume 4 and this is what we are going to review for today. So guys, and if you're currently watching me right now, please subscribe on my YouTube channel, hit the like button and click the notification bell for more video updates. So guys, let's do this book review of The Hair by Miss Caracas. So maybe you're wondering what this book's all about. So this is the volume 4 of the selection series of Miss Caracas, and why it is called The Hair, guys. So let's begin our book review with the cover itself, guys. So the cover of this book is somewhat gray gown, and the title is The Hair. As you can see, it's all gray, guys, right? The Hair because tagapagmana ng trono. So yeah, dun pa lang sa title, alam na natin, mawawonder na natin, magigess na natin kung anong ibig sabihin ng librong ito. So before natin ito i-review ng buo, let's do a recap. So the recap of the book, the one, as you can see, the last pages from this chapter is all about merry, happy ending. So the parents of Maxon died because Revel comes to the palace and trouble, there is a war like that. America princess Maxon chooses America because her parents died, therefore Maxon king, America became queen. So they reign the palace of Kilia. So I'm so excited, and I thought the story is ended like somewhat like there's no marriage, like wedding scene. So in this book, there's no scene, like there's no explanation, there's no story of how America and Maxon get married. There's no wedding story in this book. There's no chapter representing this is how the wedding goes. And oh my god, this is so very very imaginative, kasi nagsimula ang book na to mismo dun sa anak na mismo nila na si Adeline. Ang tinatawag na nating The Hair, guys. So bakit The Hair siya? So ang babaeng ito ay maybe si Adeline na to. Wala naman sinasabi dito na itong favorite ni Adeline na damit. Itong sakto, guys. Gray. Napakaganda ng color nito when it comes to gown. So yeah, America, nanganak na si America after happy ending, happy wedding. Siyempre, 'di ba? Pag pinili ka, pakakasalan ka. Siyempre, pag in-engage ka, pakakasalan ka. 'Yun ang siyempre, pag talagang ikaw ay kumbaga loyal na tao sa iyong minamahal, after mo siyang i-engage, pakakasalan mo siya all by your heart without anything goes flows to your mind. So yeah, that's it, guys. So nagkaroon na silang anak after that, at ang first baby nila ay si Adeline and Aren, and yung isa nilang anak is named Alas, guys. And yeah, and this Adeline is a princess na may kakampal na Aren. This is prince. Aren have a girlfriend here and her name is Camille. Si Camille is princess ng France. And si Adeline ay princess ng Ilia, guys. And yung kanilang bunso is Alas, 15 years old. She become 18 years old here. And nag-isip ang kanyang dad na si Maxon na why not gawin natin ulit ang selection. This is a tradition in the Palace of Ilia, so why not doing this again for Adeline? And since 18 years old, she doesn't have a boyfriend, she doesn't have a future, you know, like that, in a lifetime partner, why hindi natin to gawin kay Adeline? Since si Aren kasi, kung halimbawa papakasal si Aren,
si Aaron magiging king ng France. So, si Camille kasi is princess ng France. So, hindi siya pwede na maging prince or maging king ng Ilia. Yun namang bunso ng kapatid ni Adeline is Alas, na kung saan 15 years old, na kung saan hindi pa siya ready, hindi pa siya yung tipo na pwede maging king. So, Adeline is the heir of the crown here, guys. So, yeah. Itong si Adeline, masyado siyang may pagkamaldita, may pagkasway na anak, guys. Konti lang, kung sa 100%, maybe 10% or 15% pagkasaway na anak. Pero hindi siya total pasaway na anak. Si Adeline is meron parang scandal na nangyari sa life niya. Hindi sex scandal ha. Kumbaga yung scandals, di ba? Siya ay royal family. And then, makikita mo siya na, siyempre, mga paparazzi, pinipicturan, di ba? Nakikita mo siya sa magazine na may kahalika na lalaki. Yun ang kanyang skandal. Nagkaroon siya ng kahalika na lalaki. Yun ang kanyang pagkasawail na prinsesa. Pero, si Adeline po is napaka-professional, formal, and very, very, when it comes to talking, very queenie. Pero na, sabihin ni Maxon kay Adeline na gagawan siya ng selection because it is a tradition in the palace is Adeline doesn't want the selection. Siyempre guys, nung binubunot niya yung mga sobra na yun guys, nandun din yung si Marley, si Mr. Woodwork. If you are watching my book review and reading vlog, si Marley at si Carter Woodwork is nagkaroon ng scandal sa loob ng palasyo. Nakita sila intimate moment kaya siya pinarusahan. Si Marley is may kayang pamilya, mayaman ng pamilya. Pero dahil sa skandalo na yon, parang siyang itinakwil ng kanyang pamilya. Itong si Woodward Carter is yun ay pinakang member ng royal family. Kumbaga meron na siyang yung pangalan niya is ano na, kilala na dyan sa palasyo guys. Pinalo, silang dalawa yung pinalo ng 15 beses or 16 beses dun sa review ko ng book. Yun ang nangyari, yun ang magulang niya. Then, dun na nagwo-work. And then, ito, nagkaroon ng anak, si Carl Woodwork. Yung lalaking nakita niya sa palasyo na magulong mukha, magulong buhok, messy. And then yung pananamit, so laki daw ng damit, yung gano'n, madaming pintura sa katawan, di nagsishave ng mukha. Kasi hindi mo na makilala sa sobrang ang weirdo ng itsura. Kaya masyado naman tachadora itong si Adeline nung nakita yon. Ngayon, nabunot niya yung pangalan ni Kyle, guys. Nagulat si Marley at ano nabunot, sabi ni Adeline, sino ang naglagay ng pangalan ni Kyle? Sabi niya kay Kyle, ikaw ba naglagay ng pangalan mo doon sa basket? Ganon. Tinanong niya pa, guys. Pero sabi ni Kyle, hindi daw siya naglagay ng pangalan niya sa basket. May naglagay ng pangalan niya. Piling ko si Marley yung mama niya, guys. Kasi best friend si Marley ni America, guys. Pero sabi ni Maxon at ni America, na nila yung problema kung merong nilagay sa basket na pangalan. Kasi, lalaki yung si Kyle eh, di ba? Meron namang tinatawag na degree, di ba? Wala namang masama kung ilagay yung pangalan niya sa basket. At napili niya si yung nagdikta sa kanya, sa pambabato sa kanya, is si Henry. Si Henry from Sweden. Sweden kasi, Sweden. Parang naalala ko, meron palang country na Sweden na kung saan, di ba? Monarchy din sila, queen and, you know, prince and princess. So, parang ganun, parang ganun. So, itong si Henry dito, guys, meron siyang translator kasama niya sa palasyo. Kasi, ang kanyang lingwahe is Finnish. Oh my God. Iba talaga yung language, guys. Let's tell you an example. Pedavesi na in. Yun yung sabi niya. Pero walang translator dito kasi nung part na part na binabasa ko ay expose ko din on the latter end of this book review. So, the next na sinabi niya na Finnish na word is pedomena
Ulelicistic. Pero hindi ko alam kung tama yung kakin pagsasalita kasi bulubulubi. Parang ganun yun eh. So, pidobulubi natin ganun. So, pidobulubi namin ko maintindihan, guys. Hindi ko maintindihan yung ano, kung anong ibig sabihin. Pero parang naiintindihan mo din kasi dun sa explanation ng story. So, yun yung pinakang nakakatawang scene dito sa librong ito si Henry, guys. Kasi iba yung kanyang lingwahe. Oh my God. So, kasi may translator siya, si Eric yun, guys. Nagsagip sa kanyo. So, nagkaroon na kaagad ng point si Henry sa kanyang feelings na aba si Henry, kaya siyang iligtas. So, maybe he is the one. He is the one, pero marami pa siyang pagpipilian, guys. Ito kasing si Eden, masyadong may pagkamaldita. Habang nakita niya, hindi maganda yung pananalita sa kanya, yung introduction sa kanya, tatanggalin na niya. Katulad nung nangyari doon sa pagpapakilala ng 35 boys. Meron siyang hindi nagustuhan doon at pinauwi niya niya. And how many guys? 11 boys yung napauwi niya doon. Oh my God. Without knowing yung mga boys na yon. Ganon siya katindi, guys. So, yeah, let's continue the story right now. And, ayun, pumasok na sila sa palasyo at na-realize ni Edeline, meron palang mga taong galit pa rin sa kanila kahit tinanggal na nila yung cast na tinatawag. So, guys, siguro marahit dahil sa mga chismosa, guys, akala nila existing pa yung cast. Kung pagbato sa kanya is maling akala, guys. Akala lang yun, guys. OMG. Kaya, guys, maraming namamatay sa maling akala. Kaya, huwag agad kayong maniniwala. Pero, guys, if ever in this YouTube, in my channel, may nakita kayong hindi kagandahan at hindi branding, guys, yun namang yung reaction ko and proof na ito ang meron ako. Kaya, how come? Let's continue this book review. Bago pa tayo mapapunta sa maling akala, guys. So, yeah, let's do this. So, nandun na tayo at yun, na-realize ni Adelina, marami pa rin taong galit sa kanila. So, maybe he will do everything pag siya'y naging queen, the best as she can. So, si Kyle, guys. Ngayon, itong si Adeline may pagka, what we call this, malandi, guys. Ito si Adeline may pagkamalandi, alam niyo yun? Pero yung landi niya, gusto lang niyang sumaya yung araw niya, guys. Itong si Kyle, sinakita niya, guwapo, guys, na nagbago na, malinis na tingnan. So, super yummy. Mga ganun, sabay super yummy. So, yeah, pinadahan niya ng letter si Kyle sa kanyang kwarto, guys. So, yung pinadala niya sa butler ba ang tawag doon? Basta sa messenger sa palasyo or anything. Basta nagpadala siya ng note kay Kyle na kung pwede pumunta siya sa kanyang kwarto. So, gabi yun, guys. Pumunta si Kyle sa kanyang kwarto. So, pumunta siya. Ang gwapo ni Kyle. Diba? Tinachatachan niya. Kasi hindi mo makita yung mukha. Maraming balbas. Gulo-gulo. Yung hair mahaba ngayon. Pinapulan. Gwapo. Ngayon, inayos ang katawan niya. Naging mabango. Super, diba? So, pumunta sa kwarto at gwapo si Kyle. So, pinakausapan niya si Kyle na kung siya yung mapili ni Adeline, maybe for publicity lang yun, guys. Ganun sinabi niya. Pero guys, lumapit si Kyle kay Adeline at there's something in her inside, in her heart telling her na bakit hindi mo siya pwedeng halikan. Yung mga ganun tipong mga, parang there's something around na urge sa kanya na sasabi na gusto niyang halikan yung lalaking to, guys. Oh my God, guys. Sinabi niya sa lalaki. So yun, nakiusap siya kay Kyle na kung pwede siyang halikan. Pero hindi ngayon, guys. Hindi pa ngayon. Bukas, kinabukasan, guys. Magkakaroon something na evento. Kailangan siyang halikan para magkaroon ng issue. Talagang itong si Adeline may pagkamaldita, guys. Gusto niya siya yung center. Gusto niya maging sumikat yung selection. Gusto niya maging, you know, there's something issue on the corner like that. Pero ang gusto niya mag-issue ay si Kyle. Gusto niya lalaki na magkaroon siya ng issue ay si Kyle, guys. So, yeah, before that, pero guys, bago nangyari yun, I think, guys, I believe, hinalikan ni Kyle si Adeline doon sa kwarto, guys. At Adeline, hindi siya nagmarahite na
pinigilan si Kyle, nahalikan siya. At hinalikan din nyo, guys. So, you practice daw, guys. So, please read the book, guys. Hindi ko masyadong i-explain sa inyo. Pero, guys, after that, nung nangyari ng event, guys, hinalikan ni Kyle si Edeline, guys. Doon sa maraming CCTV, guys. Oh, my God. Yung halik ay napakagandang motion. At ang sabi dito sa libro, ang ganda ng paghalikan nilang dalawa at nakunan ng CCTV. And take note, guys, kinabukasan, sila yung trending. Sila yung nasa media, sila yung nasa newspaper, at sila din yung nasa magazine. OMG, talaga maldita itong si Edeline. Pero Kyle is, you know, paglalaki naman, no, why not? Babae na ang gusto, bakit hindi pa, di ba? Kung hindi siya matanggap, at least nahalikan niya si Edeline, di ba? Ganun. So, yeah, yun ang story dito, guys, sa unang part. So, marami na natanggal dito, hindi ko na iisa-isahin yung pagkatanggal nila kasi hindi naman lahat iniisa-isa. So, meron dito nakipag date sa kanya na ang dating nila is somewhat like nakakabayo, like that. At meron din dating dito na nag-date sila sa sinihan, in which Manyakis pala ang name yun, I think is Jack. So, Manyakis pala yun, guys. Para siyang riripin na yata noon, nahalika ni ayaw niya. So, pinasuntok niya yun sa mga guard, guys. Tapos yung kapatid niyang kambal, sinuntok din, guys. And as in, sa ribs, guys. Sakit na sakit ng ribs. Sabi dito sa libro, ang sakit ng ribs, guys. Sinuntok niya. At saka, binuyungan yung mga guard, guys. Kaya dito is may asawa na si Lucy, di ba? Has to know, guys, ang problema nila, hindi sila magkaroon ng anak. Guys, si General Ledger, very familiar na kayo kay General Ledger. Siya yung ex-boyfriend ni America, guys, dito. Oh my God. Alam nyo, nag-isip-isip si General Ledger dun sa pinakang part na yun, guys. Punta tayo sa kanilang story. Si General Ledger ay, at saka si Lucy, wala pa silang anak, guys. Kaya, nagyakap-yakap silang dolo. Kasi magkakaroon ng selection, eh, wala silang anak. Ay, kung halimbawa, nagkaroon silang anak noon, actually, dapat may anak na sila. Kung meron silang anak, kasi laki na rin ni Edeline, na kung saan, kung lalaki yun, eh, siguro kasama sa selection, ay wala, guys. Kaya, malungkot yung kanila na, pero naging loyal pa rin si Ledger doon sa palasyo. Siya pa rin yung, siya yung pinakang naging head ng mga guards doon. Ganun, malaki, mataas ang kanyang position doon sa palasyo. So, yun na nagpansuntok din doon sa Jack na yun, na Manyakis pala, guys. So, ininan yung background, ganun pala talaga yun, guys. Kaya, yun, natsugin na, hindi man natsugin na pinatay. Pinauwi na ni Edeline yung si Jack at pinasakay kaagad sa airplano. Ngayon din, ura mismo, gabi talaga si Princess Edeline. Noong nakadate niya, pinauwi niya, pinaayos niya lahat na ng gamit, at pinasakay kaagad ng airplano. Bit-bit na mga gwardiya, ganun talaga, no, pang mga queen-queen and friends dito, the story pa lang, guys, no? So, kung buti nga, ganun lang daw nangyari, paano kung pinapatay? So, hindi naman maaari yun, diba? Parang asama natin, hindi naman kaya yun ipapatay niya, no? Pero kung siguro merong ginawa sa kanyang masama, maybe kung siguro may ginawang masama sa kanya yung Jack, halimbawa, nahawakan siya, o kaya hinalikan siya, pinilit siya, guys, maaaring ipapatay yun. Diba ganun sa mga monarchal? Kung gumagawa ng kasalanan. So, dinampot siya at dinala sa airplane, pinauwi na kaagad-agad, ura-urada, guys. So, yun ang nag-story nun sa Manyakis na yun. So, after that, meron pang isang date, guys, dito. Yung date dito, nagkaroon ng group date. Maganda, guys. Nandun si Henry. Si Henry kasi, naging kadate din niya ito, guys, pero hindi naman super date. Yung parang kinilala niya lang si Henry. Kumbaga, kasi iba yung langguwahe. Mahirap talaga makipag-communicate sa iba kung hindi mo talaga alam yung language, guys. Kaya meron siyang translator. So, guys, let's go to the part na nag-group date sila. So, ang nagkaroon ng
Idea nito is yung mga lalaki guys. So there are four guys, I think there si Carl, si Henry, si Fox, at si Burke guys. Kung meron may isang lalaki pa doon, si Eric yun guys. Yun yung translator ni Henry kung saan finish yung lingwahe niya. So, yeah. At do you believe na napakagaling ni Henry guys? Nagkaroon siguro ng inggitan kasi pagalingan ng pagluto ito guys eh. Pagalingan ng pagluto, papatikim nila kay Edeline guys. So si Henry, magaling talaga siya magluto kasi chef siya eh, magaling siya magluto. So yun ang kanyang ginagawa sa kanila guys, nagluluto siya ng mga masasarap na pagkain. So itong si Kyle nandun din. Tapos ito si Fang, si Burke din, eh nandun din guys. Ang gulo guys, nagkaroon ng away si Fang at si Burke guys. Nag-away sila. Itong si Burke masyado siyang hindi makaya makontrol ang sarili. Kaya nag-away silang dalawa doon. Tapos umawad lang si Henry at si Cal para hindi sila mag-away. Kaso nagkaroon din ng mga pasa-pasa si Cal at si Henry. Alam niyo yun, pag halimbawa inawat mo, napapasama sa gulo, di ba? Sa mga lalaki dyan out there. Pag inaaway mo, napapasama kayo sa gulo, di ba? Nasusuntok din kayo. Ang nangyari dito guys, napakagulo at kamunti ka na si Edeline. Madisgrasya dito, buti lang si Eric ay nandun. Kinuha ni Eric si Edeline at dinala sa kwarto guys. Si Eric kasi guys ay guwapo din guys siya, pero hindi siya kasama sa selection guys. Tapos dala-dala siya hanggang sa kwarto, nanginginig pa nga ni si Edeline kasi natakot siya. Ang gulo, mga lalaki bang naman, malalaki, mga macho, kumbaga mga rambulan, ikaw lang babae no? Eh syempre matatakot ka doon guys. So buti na lang si Eric, hindi siya kasi si Eric kasali doon, siya lang translator, dinala siya sa kwarto niya. Tapos nagpuntahan yung mga guard, yung inawat. Si Bark yung mga sobra. Si Bark yung tinanggal, guys. Actually, tatanggalin sana niya si Bark at si Fox. Si Fox at si Bark. Si Fox at si Bark yung nag-away. Ang gusto ni Edeline, tanggalin yung dalawa. Ngayon, ang sabi ni Amerika, si Bark lang ang naggulo. Siya lang yung masyado, hindi niya makontrol sa sarili niya. Kaya yun, sabi ni Maxon, tanggalin na din yung dalawa. Para sila nang isip ng anak niya. Pero sabi ni Amerika, di ba, magulo din ako daw ng konting away noon sa selection. Pero hindi siya tinanggal. So, narealize ni Edeline na, yon si Bark na lang ang tanggalin. Pinauwi na si Bark. Ura-urada rin, guys. Kahit pa may bubu or whatever, guys. Sa eroplano, on diretso. So, yun guys, pumunta si Edeline sa kwarto ni Fox at chinek niya. Ayun, maraming bugbog pa sa and everything. Ayun, OMG. So, napakagulo talaga. Mahirap din talagang magkaroon ng selection. Yung pipili ka ng pangasawa, tapos malalaking lalaki pa, tapos magkabugbogan ng dahil sa'yo. Diba? Oh, diba? Ikaw na ang maganda. Ikaw na ang prinsesa. Diba? So, yeah, natapos na yun. And then, guys, do you believe na sinabi niya kay Eric mismo? Si Eric, guwapo din kasi si Eric, guys, eh. Sabi ni Edeline, bakit hindi mo nilagay yung pangalan mo sa basket? Wow, parang nagkakagusto ka si Edeline kay Eric, ah. So, yun. Sabi ni Edeline kay Eric, bakit doon nilagay yung pangalan mo sa basket? Sabi ni Eric, hindi daw siya mahilig sa ganun, guys. Nandun na ang daw siya para translator ni Henry. Pero alam mo ba, si Eric yung nagdikta sa kanya. And si Eric yung nagta-translate na sinasabi ni Henry na kung saan parang nagkakaroon ng feeling si Edeline kay Henry, pero mas ma nagkakaroon siya ng feeling kay Eric kasi siya nga yung nagta-translate sa English. Siya yung nag-explain kay Edeline. O, ayun, di ba? Kumbaga, kung sa pag-ibig, kung may tulay ka, yung tulay, di ba? Yung sa mga tulay-tulay dyan na nagkatuluyan ninyo, di ba? May girlfriend kayo, di ba? Tapos pinapadala yung mga letter-letter sa tulay, di ba? Doon kayo na de-develop yung iba, yun na napapangasawa nyo. Di ba? Katulad dito, guys, si Henry. Si Eric kasi yung translator, eh. Eric. Nagka-translate ng mga damdamin ni Henry. So, yung feelings niya kay Henry, parang nagkakaroon siya ng feelings din kasi siya nga ni intulay dahil dun sa pag-translate-translate ng language. Di ba? Do you gets me, guys? So, yun. Sabi ni Edeline, bakit daw hindi nilagay? Hindi daw siya mahilig sa ganun. Hindi daw niya naisip na ilagay yung pangalan niya.
Diba? Eh, gwapo din, guys. So, yun. So, guys, let's go to now dun sa next suitor niya sa 35th selection. Ang pangalan ni si Baden. Si Baden, guys, is a guitarist. Loves music. He really loves music, guys. Alam niya kung paano siya tumugtog ng gitara. Alam niya kung paano tumugtog ng gitara. So, sinabi dun, guys, si America, or Queen na ngayon si America. Si Queen America, guys, is level 5 na ang pinagkakakitaan lang nila ay tumugtog sa entablado, guys, ng instrument. Si America marunong tumugtog ng violin at, you know, piano. So, yun. Nagkaroon ng date siya kay Baden, ng guitarist, guys. So, doon sila sa isang kwarto sa ladies room yata. Yun, inayos lang, pinaayos ni Eden. And, syempre, siya yung princess at future queen. Pinaayos niya lang yung kwarto. So, pagpasok nila doon, pag siya muna ang pumasok, guys, doon sa pinakang kwarto, nakita ni Edeline yung mama ni Kyle. Nagbabasa ng libro sa ladies room. So, sabi niya, bakit nandoon si ano? Sabi niya, hindi ko alam kung ano nangyari. Basta nakita niya lang doon sa kwarto yung mama ni Kyle. It's up to you. Please read this book na lamang kung ano nangyari sa pag-uusap na that was yun, guys. Diba nakaayos na yung kwarto sa magkakaroon ng date ni Baden doon. Ayun, nandun yung piano ng mama niya, as in, yung sa mama niya yun, guys. Tapos, itong si Baden, di nagigitara, nagkaroon sila ng duet at parang nakapalagay ng loloob si Baden na marunong sang. Siyempre, pag parehas kayo mahilig ng mga habit, guys, 'di ba? Halimbawa, boyfriend niyo mahilig sa music, ikaw mahilig sa music. Parang nagkakasundo kayo. Kumbaga, you are suitable, you know, to each other because nagkakasundo kayo because with you are in the same feather like that. So with you are in the same flock, white flock, guys, may ibig sabihin. So, yeah, yun. Nagkaroon siya ng parang masayang damdamin kay Baden kasi nag-duet sila ng tugtog. Siya ay piano, si Baden ay gitara. At take note, guys, yung tinugtog nila ay favorite ng mama niya, guys. Kaya tuwang-tuwa niya. Tuwang-tuwa siya. Alam ni Baden yung mga favorite ng mama niya, guys. At nag-duet sila. At yun, masaya si Dedeline sa date nila ni Baden. Si Kyle kasi, guys, anak yun ni Marley, guys, eh, diba? If you are watching my YouTube channel, guys, my reading vlog from the selection, Elite and the One, malalaman nyo doon sa reading vlog ko na yon at sa review ko kung sino si Marley. Si Marley yung best friend niya, guys. Ngayon, yung first date talaga ni Edeline dito ay si Kyle, pero hindi yung exposed, guys. Parang yung simula ng pangyayari kay Prince Maxon at America, meron silang pagkikita na hindi alam ng iba, guys. Yun. Parang sa kanila lang, dalawa. Sila lang nakakaalam. So, ang first date niya ay si Carl. Pumunta siya sa kwarto ni Carl noon, guys. At nakita niya yung kwarto ni Carl sa palasyo. And, do you believe na yung kwarto ni Carl ay gulong-gulo? Gulong-gulo siya, as in, super messy bedroom. Sabi ni Carl, kahit magulo yan, alam ko kung nasaan kung gamit niya, ganun-ganun. Yung kwarto ni Kyle, ang daming painting, guys, sa wall. Tapos maraming mga arts, guys, kasi nga architect eh. Tapos maraming books, guys, mga design ng libro, guys. Pero kahit ganun yung kwarto niya, naintindihan ni Edeline, at parang maganda rin naman yung kwarto kasi maraming design. Magulo-gulo ng konti kung ano-ano nakalagay, guys. So, sabi niya, ang ganda naman ng kwarto ni, ano, ni Kyle. Yung palang mga parts doon, yung mga arts doon, may mga ibig sabihin. So, doon pumapasok na yun, do not judge the cover, diba? Do not judge the room if magulo yung pala. May mga story, ganun, guys. So, basahin nyo na lang yung part noon. And then, guys, you know, nag-kiss sila, guys. Nag-kiss sila. Pero sinasabi ni Idrin na hindi porket kinis yung ganon, eh siya na yung pipiliin. Ganon si Edeline talagang medyo may pagkaan siya. Yun, pero kinikis naman niya, nakikipaghalikan siya, parang aning OMG talaga eh. Oh, nagkiss sila, may part pa dito, nagkiss sila sa kwarto ni Edeline, guys, na parang maghubad na, ganon. Parang just to express her feelings lang, guys. Pero ano naman si ano,
si Kyle, parang okay lang sa kanya. Na ganun. OMG, guys. Feeling ko si Kyle yung mapipili dito, guys. Pero, nagtitink twice ako, guys. Kasi baka si Henry or si Eric. Kasi yung Eric, guys, eh, di ba? So, yun, guys. After that, guys, there are many times na nagkikis-kiss sila. Pero wala lang daw yun, guys. Pero ito na si Edeline, may nararamdaman na hindi lang naman. Para bagang, ano dito, ang tawag doon sa mga babae, parang nagapaano pa yun. Basta, kayo na alam nyo yun. Hindi ko alam yung term, guys. Parang nagapakipot pa. Yun, parang nagapakipot pa itong si Edeline. Pero may nararamdaman naman na siya kay Kyle. Pero actually, may nararamdaman din siya kay Henry. At I think, with Eric, guys. OMG, wala sa selection yun. OMG, guys. So, ganda sana kung si Eric ang napili, ano, pero hindi naman siya nasa selection. Can you imagine that? So, yeah. Tapos itong si Edeline, gusto niya kasi magkaroon ng something, yung talk of the town. Siyempre, gusto niya yung siya palaging pinag-uusapan, I think, dito sa libro, eh. So, gumawa siya ng something event, like, nag-send siya ng letter kay Camille na kung saan boyfriend yon ng kapatid niyang si Aren. Si Prince Aren, guys. Yun yung kakambal niya. Si Prince Aren, yun po ay kakambal niya na kung saan girlfriend si Camille. So, nagkaroon ng parang event dun sa palasyo pagdating ni Camille. Ginawa ng parents niya. So, parang welcome na welcome si Camille dun sa palasyo. Tapos, masaya ang day. Nagkaroon ng mga event-event. Nagsayaw-sayawan. Yung mga lalaki, nagsayaw-sayawan din sila. Si Camille, super ganda niya. Parang itong si Edeline, nagkaroon ng parang little insecurity kay Camille. Kasi kung halimbawa, si Edeline, may pagka-stricta na may, hindi ko maintindihan na may pagkalandi, na may pagkamaldita, guys. So, yun. Parang na-insecure siya kay Camille kasi si Camille modest. Modest din naman siya, pero super flawless ng kanyang image, guys. Kaya parang nagkaroon siya ng insecurity. Tapos, ayun, tuwan-tuwan ng kapatid kasi nandoon yung Camille, si Princess Camille. Bigyan na magandang kwarto sa palasyo and everything, guys. Pero, there, nangyari dito, after nung event na yun, guys, biglang nawala si Aren sa palasyo, guys. Nawala din si Camille sa palasyo. Yung pala, guys, nagtana na yung dalawa. Tapos, guys, ayun, pakakasal na si Aren kay Camille. Itong si Edeline, nasaktan siya kasi ayaw niya talaga pang mag-asawa. Kung halimbawa, magiging king, kapatid niya si Aren. Pero kasi, mas panganay siya doon, guys. Una siyang lumabas kesa nun, kaya siya yun talagang the heir. Ngayon, si Aren, magiging prince ng France. Kasi yung girlfriend is si Camille. So, magiging king and queen sila ng France. So, ayun, guys. Napakaganda ng story na to, guys. Napakaganda. Eh, di yun, pakakasal na yung kapatid niya. Din si America, nagkaroon siya ng heart attack, guys. Pero siguro, mild heart attack lang yun. So, natakot si Edeline, guys. Na kung halimbawa, mamatay yung mother niya, siya na yung queen. Wala nang mag-ano sa kanya. Yung ibig sabihin, mag-aalaga. Halimbawa, nakita niya kasi yung mother niya, si Queen America, na inaalagaan ng tatay niya si Maxo nung na heart attack. Nung pinapanood niya yun, na-realize niya na kailangan niya din ng partner na yung mag-aalaga sa kanya. Kasi, do you believe na si Edeline ay 18 years old pagod na pagod siya dito? So, naghahanap na rin siya ngayon ng after pagkapagod sa gabi, meron namang magyayakap sa kanya, yung maghahaplos sa kanya, may hahalik sa kanya, na kung saan magpapatanggal ng pagod niya, guys. So, yun yung nakita niya sa image ng kanyang magulang. At napakaganda ng love story ng magulang niya. Hinahangaan yung mga magulang niya doon sa Ilia, guys. So, the story was a little bit short na pinahaba. Pero, nakulangan ako, guys, sa information when it comes to 35 boys. Dapat nagkaroon pa siya ng twist, guys. So, dito, guys, doon lang siya nag-end, guys. Guys, meron pa siyang kasunod. So, I think The Crown yung next. So, wala pa, hindi pa ito nag-i-end, nandun pa lamang. So, sa bandang huli, guys, nakalagay yung aking faces na to sa aking Instagram, na kung saan, nakalink sa aking Facebook. Babasahin ko to sa iyo, guys, yung sinabi ni Camille sa sarili niya.
Sabi niya, maybe I could find something. Maybe there would be one person still want to kiss me when I had runny nose or would rub my shoulder after a long day of meeting. Maybe I could find someone who didn't seem so scary, who made letting him pass the wall seem natural, but all still could be asking for so much. Yun yung nakalagay dito, guys. Na-realize niya kasi sa sarili niya nung nakita niya yung magulang niya na ilagaan ng tatay niya, ng father niya. Mas okay pa rin pala na meron kang asawa na siyempre busy siya as queen, yung ganon guys, buong araw, siyempre sa paggabi, mas okay pa rin na yung may magko-comfort sa iyo, magpapakalma sa iyo, yung ganon, at merong isang pamilya na magpapasaya sa iyo, magpapa-complete ng life mo. Yun. Yun ang natutunan na dito, guys. That is the lesson learned here, guys. So, guys, the lesson learned here is so easy. Kumbaga, may easy, hard, okay, easy, medium, and hard. Kumbaga, yung pinaka-level ng lesson learned dito is easy, guys. For me, guys. So, ang lesson learned here dito, si Edeline kasi medyo may pagkamaldita. Ayaw niya magkaroon ng asawa. In which, sinasabi na magulang niya, in her age, nagkaroon na siya ng asawa. At yun yung makakatulong sa kanya as her life goes on, guys. Yun ang mag-guide sa kanya. Sila yung magka-partner sa life niya. Magbibigay siya kanya ng lakas na pang-araw-araw. Magpapakasaya, magpapakomplete ng buhay niya as she goes along the way, guys. So, dito na-realize niya yun in the end na kailangan na din pala ng isang kapartner, ng isang prince para may mag-alaga sa kanya, may maghahalik sa kanya after pagod na pagod niya sa work, mga ganyan, guys. Ayun, yun niya na-realize. Yun ang lesson learned dito, guys. So, yun, that's it. That's it, my book review for the year, guys. It is not yet finished, guys, because there is book 5, which is The Crown, but I don't have yet the book. Maybe I will gonna have one so soon, guys. Please subscribe on my YouTube channel right now. And for those who are watching me, please subscribe on my YouTube channel, hit the likes button, and click the notification bell for more video updates. So that's all my book review. This is Miss Isolde Slug. Bye-bye. Mm-hmm.